super duplex na materialis ng pump injection. Kailangan siya ng steelite. Bali, initin ko muna siya ng 300 degree bago mag-start. Ayan. Kung makikita nyo, may guhit na puti yan. Kasi dyan pa kapitin yung machine pag minashin. Bali, yung hinang ko hanggang dyan lang sa puting guhit. Yan, kulay pula na. Mamula-mula na mga kabakal. Yan, 300 degree mahigit. Pwede na umpisahan yan mga kabakal. Bali, papalitan ko lang yung cutting torch ko ng maliit. Bali, ang ginagawa ko, nakababad yung cutting torch sa ilalim habang iniinang ko siya. Para ma-maintain yung 300, hindi siya bumaba. Di baling tumaas hanggang 400 degree, okay lang. Basta hindi siya bababa mga kabakal sa 300 degree. Para hindi siya mag-crack. Bali, 1 year na akong nag-iinang ng ganito mga kabakal. Eh, okay naman. Pumapasa naman lagi sa X-ray. Yun nga lang, sobrang init. Grabe ang init. Kung makikita nyo, ginuguhitan ko yan. Kasi medyo malabo na ang mata ko. Naliligaw. Bumabaluktot. Sa sobrang init, bali yung 300 degree halos malapit lang sa katawan ko yan, kaya napakahirap na trabaho yan kabakal. Kaya lang wala tayong magagawa kasi one ng company, welder yung position ko. Hindi pwedeng tumanggi. Ako lang mag-isang welder dito. Kaya naman, kaya lang sobrang init talaga. Kung makikita nyo, hindi ko siya pinapatay kahit ubos na yung filler ko. Kaya bago ako mag-umpisa, kailangan nakaabang yung susunod kong filler para hindi ako magdugtong sa gitna. Kasi ang kailangan yan, pag nag-umpisa ka, hihinto mo dun sa dulo para walang dugtong sa gitna. Para pagdating ng X-ray, walang problema. Ito na mga kabakal. Natapos na natin ang unang pasada. Yan. Sobrang init kabakal. Super init. Ang kinalabasan mga kabakal, super duplex. Hininangan ng steelite. Bali, bukas naman mga kabakal ang pangalawang pasada nito. Ganito lang mga kabakal, basta maintain nyo lang na 300 yung temperature ng init niya. Tapos ito, pinabrikit ko lang to. Pinaka ubin-ubin niya. Habang hinihinang ko, nilalagyan ko ng acetylene. Tuloy-tuloy yung sindi niya, pero mahina lang yun. Tamantama lang na hindi bumaba yung temperature niya. Para ma-maintain yung 300. Tapos pag magpapahinga kayo, break time, ganun pa rin. Ang gagawin, takpan lang ng glass wool na ganyan para hindi siya mabilis lumamig. Tapos pagbalik nyo, initin nyo uli ng 300 degree bago uli kayo mag-start. Hindi magkakrak yan, kabakal, sigurado. Saka mag-start kayo dito, lagi kong sinasabi, iwasan yung maghihinto sa gitna. Kailangan dito kayo maghihinto. Kaya kung mapapansin nyo, bago ako mag-start, inaabang ko yung rod ko na susunod. Para kapusin man yung ginagamit ko,
maaabot ko siya ng kamay para hindi ko patayin yung holder, tuloy-tuloy siya. Para iniiwasan ko yan kasi dyan ako, dyan nagkaka-porosity sa mga stop weld niya. Pagdating sa x-ray, bumabagsak. Kaya hanggat maaari, iwasan. Kung hindi man maiwasan, kailangan yung pagdugtong nyo, tunawin nyo munang mabuti yung pinaghintuan nyo bago nyo supplyan para matunaw yung kanya porosity paghinto nyo. Another one. Ito na, dito na tayo mga kabakal sa pangalawang pasada. Iinitin uli 300 degree bago mag-umpisa. Ayan, mahigit siya 300. Walang problema yan mga kabakal. Kahit umabot siya ng 400, maximum niya 400, hindi magkakrak yan. Guhit uli para hindi maligaw. Malabo na yung mata natin mga kabakal. 46 na ako. Makikita nyo yung pili rod ko may extension din kasi mainit. Kasi yan pili rod na yan, napakamahal yan. Kaya may nilalagyan ko ng extension yung piler nya para yung matitira nya, yung upos nya halos 1 inches lang. Tulong na rin sa company. Ganun lang ng ganun mga kabakal ang procedure nyan. 300 degree yung bago mag start hanggang tumaas siya ng 400, walang problema. Basta ang kwan doon, hindi siya bababa ng 300. Kaya kailangan may oven kayong ganyan para may asitilin siya sa ilalim. Tatantyahin nyo lang na yung sindi nyo ng asitilin, hindi siya bababa ng 300. Habang hinihinang nyo, di balin tumaas, huwag lang bumaba. Sigurado yan mga kabakal, hindi magkakrak. Isang taon na akong naghihinang yan. Ayan, malapot na tayong matapos. Kanto-kanto na lang. Hinihinangan ko rin sa kanto-kanto para pag minashin siya, buhay yung kanto niya. Malapit na. Malapit na naman makatapos mga kabakal. Karaos na naman ang hirap ko. Dahil sa sobrang init, ito kabakal ang pinakamahirap kong trabaho dito. Itong steelite na ito kasi napakainit. Duguan, pag ito ang hihinangin ko, duguan talaga. Pero tiyaga-tiyaga pa rin para sa pangarap natin sa pamilya. Pag may hirap, may ginhawa, sana mga kabakal makakuha kayo ng idea dito. O sana nakatulong ako sa inyo. Kung sakali man na magkatrabaho kayo na may experience nyo to, panoorin nyo lang uli yung video ko. Hindi naman yung, hindi ko naman buburahin, andyan lang yan. Isang kanto na lang, malapit na. Kunti na lang mga kabakal. Yan. Ni-rewind ko na, pinas-forward ko na para mas mabilis matapos. Baka naiinip manood yung mga kabakal ko dyan, umalis. Sana huwag kayong aalis sa channel ko. Bali busy lang kaya hindi makapag-upload, busy sa trabaho. Pag medyo nakaka-uwi ng maaga, doon lang ako nakakapag-edit kaya medyo mabagal yung upload ko. Yan, malapit na.
Kung sakaling may tanong kayo kabakal, i-comment nyo lang. Magre-reply ako. Lagi ko naman binibisita yung channel ko kahit busy ako sa trabaho. Ito na kabakal, natapos ko na yung hinihinang kong super duplex, hininangan ng Steelite. Oh my God! Wow! Bali, tatlong araw. Malamig na yan. Dito ko yung palalamigin. Ibabaluti ng glass wool. Bali, i-x-ray yan. Pagka-x-ray, yung mga machine, ganito ang mangyayari niyan, pipira-pirasuhin. Ikakabit ito sa pinaka-impeller niya. Bali, ito yung Steelite, yung loob niya super duplex. Pag umandar ang pump, ito yung kumakayod niyan. Napakatigas na materialis to, kabakal. Ito yung ginamit kong tigrad. 3.2. Ito yung tatak ng company niya. Germany, made in Germany. Napakatigas nito, kabakal. Maraming salamat, kabakal, sa panonood. Sana natapos nyo ang video ito at napulutan nyo ng idea. Kung sakaling may mali man sa procedure ko, kung sakaling mayroong mas nakakaalam na mas magandang idea, pa-share naman, kabakal, para madagdagan yung idea ko. Maraming salamat sa panonood. Pag natapos nyo ang video ito, huwag nyong kalilimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko dahil ako ay baguhan pa lang. Malaking tulong yan sa YouTube channel ko para sa pamilya ko, kabakal. Like and share na rin at huwag nyong kalilimutan na i-click ang bell notification para lagi kayong updated sa mga video ko pang i-upload. Maraming salamat sa panonood. God bless. Up muna ako bago ko tapusin to video ko. Shout out kay anak kong masipag at mabait, Fernan Libara Villanueva. Shout out na. Saka kay sa isa ko pang puging anak, kay John Peter Gibara. Shout out na. Ingat palagi. Saka kay Amy Balsi, shout out. Maraming salamat sa subscribe. Saka sa Arbab ng Musapa, Ninyo Saklolo, paring ninyo, shout out sa iyo dyan. Ingat palagi. Saka kay RC Carino, pare, shout out. Saka sa kumpare kong pugi, paring Arnold Di Guzman, shout out. Ingat palagi yan sa Japan. Salamat sa subscribe.